Hi guys! Welcome to my mini vlog. Friday nga pala kami dito sa Canada ngayon, kaya kailangan kong ihatid yung anak ko sa school. So ayan, nagbabalot na ako kasi malamig na kami ulit dito. And back to reality na nga kasi nga malamig na at kailangan na magbalot ng makapal kasi sobrang lamig sa labas. Kahit ka malapit na ako manganak, ako pa din ang naghahatid sundo ni Ethan sa school kasi si daddy ay pumunta na sa work. At ito na nga yung labas ng kwarto namin ngayon guys. Napakadami na talaga ng snow and para na talagang Christmas tree yung mga kahoy. At ayun na nga, ay binibihisan ko na yung anak ko kasi ang hirap talaga niya bihisan pag ganitong winter. Naiinis siya kasi ang dami kong pinapasuot sa kanya. Meron pang ski pants, tapos meron pang jacket, tapos yung winter jacket niya. At ang pinakaayaw niya ay yung lalagyan ko siya ng gloves at saka bonnet sa ulo. Ewan ko ba dito sa batang to, gustong gusto na nalalamigan yung ulo niya at saka yung kamay niya. Pero syempre, pag ako na nagalit ay tumatahimik na lang siya at wala siyang ibang choice kundi susuotin niya yung gloves tsaka bonnet niya. Nagmamadali na nga kami lumabas niyan kasi nga ay magbabrush pa ako ng snow sa sasakyan ko. Kita niyo naman yung snow sa sasakyan ko, napakakapal talaga at napakahirap i-brush niyan. Ito lang talaga ang mahirap pag nag-i-snow na dito sa Canada kasi pag ganito na marami ng snow at saka nag-uulan lagi sa gabi, kailangan namin maaga umalis sa bahay para mag-brush pa ng snow sa sasakyan kasi bawal kasi yan dito na tumatakbo ka na may snow pa yung tuktok ng sasakyan mo, baka mahuli pa tayo. Habang nagbabrush pa nga ako ng mga snow ay pinapaandar ko na yung sasakyan para uminit na yung loob at saka ma-warm up na din siya kasi hindi pwedeng itatakbo ko siya na hindi pa siya na-warm up kasi baka masira naman yung sasakyan ko. At oo nga pala ay naka-winter tire na ako, delikado kasi pag hindi naka-winter tire dito talagang umiikot lang yung gulong mo pag hindi mo pinapalitan. At paalis na nga kami niya ni Ethan kasi ang biyahe namin is mag-go almost 30 minutes kasi malayo na kami sa school niya. At pag ganito kasing nag-i-snow ay kailangan na namin umalis ng aga kasi mabagal lang yung takbo namin. Hindi pa pwedeng magmamabilis kasi madulas yung daan at slushy na yung mga snow sa daan. At ayun na nga ay si Ethan na yung nag-video sa likod. Mommy, picture tayo. Wear mo na yung gloves mo. At after ilang minutes nga na biyahe, ay nandito na kami sa school ni Ethan at puti na lang at hindi kami na late. At kung nagtataka kayo kung bakit walang school bus ang anak ko, naka-private school kasi siya dito ngayon. Dati kasi ito yung pinakamalapit na school namin nung hindi pa kami nakalipat ng bahay. Kaya dito na lang namin siya pinasok hanggang grade 1 niya ngayon. At nagustuhan din naman namin ni Kevin yung school dito kaya dito na lang namin siya ipapasok kahit na medyo malayo na kami sa school niya. Kahit papano kasi yung mga teachers sa school ay pinupuna naman yung mga mali na ginagawa nila like mga bullying, mga ganun. At saka tinuturuan din sila sa school na papano mag-pray at saka meron silang religion na subject tapos nagsisimba din sila once a month I think. At after ko nga ihatid si Ethan ay uuwi na ako. So ang biyahe ko na naman yan ay almost 30 minutes at tignan nyo naman yung mga kahoy. Napakaganda nila tignan pero hindi talaga masarap pag lumabas ka kasi sobrang lamig at saka sobrang sakit sa balat pag nahahanginan ka. At after ilang minutes nga na biyahe, andito na ako sa bahay. So, kailangan ko na mag-ayos, maglinis. So, ito yung itsura na ng paligid namin. So, yan. Punong-puno na kami ng snow. So, mga 6 months na naman na ganito ang paligid namin. Makikita namin na puro puti ang paligid namin at malamig. Si Ethan lang talaga ang natutuwa pag ganito kasi mag-snowball fighting daw siya tapos mag-skating. Naku, bata talaga. So hanggang dito na lang guys. Bye!